Yun, good day mga kalapatid. Welcome back dito sa channel ko, Lucky Pigeon's Love. At ngayon ay gagawa naman tayo ng incubator ng itlog ng kalapate at kung magkano ang magagastos natin dito. Sa paggawa ng ating incubator, kailangan natin ng siyempre karton, yung maliit lang na karton. Makakahingi naman kayo sa mga tindahan. Ayan. Siguro ang laki nito mga dalawang sesto o tatlo. So yun, itong una natin kailangan. Siyempre, kailangan natin ng ilaw. Yung tinatawag na roasted na ilaw. So kailangan lang natin 10 watts. Presyo nito ay 50 pesos lang na bili ko sa hardware. At ang sunod natin kailangan ay ang bulb socket. Kailangan natin ang bulb socket. Kung meron naman kayo na yung pwede nang i-direkta sa saksakan, mas maganda. So yun, ang bili ko dito parang nasa 35 pesos yata. So kailangan din natin ng temperature para makita natin yung temperature na nasa init sa loob ng ating ginawang incubator. So, para natin malaman kung nasa tama ba yung init. At kailangan natin ng bakal. Kailangan natin ng bilog na bakal para meron pa tayong ibang gagawin dito. Iba tayong paggagamitan. So, yun. A few moments later. So, yun. Simulan natin kung paano paggawa. Ngayon, nabutasan ko na to sa ilaw. So, ayan. Ayan yung butas niya. Ayan yung butas niya. Kabila niya. Isang butas lang. Ngayon, ipapasok na natin yung ilaw sa loob. Kailangan sakto lang yung butas niya. Ayan. Tapos, ngayon, lalagyan na natin yung bulb socket sa labas. So, pihitin lang. Tapos, yan. Ganyan yung itsura niya. Ang sagot naman ay so yun, ang sunod natin ilalagay yung ating temperature para sa temperature ng ating incubator. So ilalagay lang natin siya ng double sided sa gilid at pwede na natin siyang ilagay. Yun. Ilalagay lang natin siya. Tapos yun, ginawa ko na rin pala siya ng butas dito. So yan, para makikita ko yung itlog sa loob, para masisilip-silip ko nung para hindi na siya palaging pinubuksan. So yun, sunod naman, paggagamitan naman natin ito ay para hindi na natin gagalawin yung itlog sa loob para igutin pa yung itlog. So hindi siya bubugok. So, ang purpose nito, ngayon, bubutasan natin to dito. So, may tatlo siyang butas dito, tapos sa kabila din. So, ayan, tagusan yung butas niya. So, sakto lang siya na pwede kong maikot yung itong mga to. So, yun, ipapasok ko na. Ipapasok natin isa-isa. Dapat sakto lang yung putol nyo. Ayan, sakto lang yung putol kabilaan para pag nahila, hindi naman siya hindi masyadong magagalaw yung itlog. Ayan. Alawa, ito yung pangatlo. Ayan. So, ganito yan. Ayan, ganyan na yung itsura nyo sa loob. Plastic na to, pinuha ko lang to sa face shield. So, para makita ko lang yun sa loob. So, yan, pagusan yan. Makita niyo sa loob. So, meron din ako dito yung sample ng fake egg. Kung paano natin, ano bang silbi nito. So, ayan, meron tayong fake egg. So, ayan, lalagay natin dito. So, ngayon, hindi na natin siya hahawakan para ikutin yung itlog. So, meron dito sa labas, nakalabas na ito. So, dito na lang natin siya pipiitin sa
lalabas. So kailangan pihitin natin parehas sabay. So para mapaikot natin yung itlog sa loob. So ganyan yung magiging purpose niyan. Pag inikutin nyo lang siya ng mga basta, lagyan nyo rin ng markings yung itlog para alam nyo kung saan nyo na naikot yung pwesto nila. Sasaksak natin yung ilaw. So ganyan na yung magiging itsura nya. Meron na rin pala akong iniandang tubig dito para sa humidity ng ating ilaw sa loob ng incubator. So ilalagay natin siya sa tapat ng ilaw. So yung ilaw natin kulay dilaw. So yung kailangan ma-maintain niya yung temperature ng incubator natin, kailangan niyang temperature para ma-hatch siya ay nasa 99.5 degree Fahrenheit to 100.5 degree Fahrenheit. So pag tinansfer natin yung sa degree Celsius, parang nasa 36 degree Celsius hanggang 39, mga ganon siguro. So yun, so pag sinarado natin to, yan na makakalabas yung init. So kaya naman 10 watts lang yung ilaw natin. So 10 watts na yun ay kaya niyang maintain yung init sa loob ng ating incubator na hindi siya pataas baba. So yun, makikita na rin natin dito yung loob natin sa incubator at yung temperature. So ngayon makikita nyo yung temperature nasa 30 degrees. So mga 5 to 10 minutes yan, tataas na yan. So magiging depende pa rin yan sa temperature dito sa labas. So kailangan ma-maintain pa rin niya yung init. So ganyan. So yan mga patits, madali lang gumawa ng DIY incubator. So mura lang yung magagastos natin. A few moments later. So yun mga kalapatids, napakadali lang gumawa ng DIY incubator. So mura lang magagastos natin ito na pag gumawa kayo. So kailangan lang natin ay frosted na ilaw, bulb, tapos temperature, tsaka yung bulb socket. Temperature naman, alam ko mabibili yun, nasa 80 pesos. So yung ginamit kong ganun ay pang aquarium. So yun, napakamura ng DIY incubator. Siguro nasa 150 pesos lang hanggang 200 pesos lang at makakagawa na tayo ng DIY incubator. So shout out nga pala sa kay Jewel, Dijon, kay Artendog TV, subscribe na sila, kay J.L. Valderas, at dito ko natatapusin ang pag-ago at shout out pala sa inyo. So yun, ingat ng lahat, God bless, happy flying, keep safe, bye!